Mga kababayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, pag magandang araw, magandang maga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan, ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas, kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simulan ang trial. Mulang 2018, pinospone. Ginawan 2020, pinospone. Ginan 2022, pinospone. 2021, ganun din. 2023, sana ay po-postpone. Pinospone pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So, anytime pupunta ako doon, puposasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga siyam o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talaga target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs, hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite. Pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat magtiis din sila. Hindi dumating yon, iniintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin.
dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede nilang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa ang aking constitutional rights nawala na sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkin ninyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinagigibang pintuan, pinagigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liniguak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, eh, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking board of administrators, senior leaders. Lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Tagadabaw po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte.
Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan, na nasa kongresong puro leftist, inahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte, sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo, sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika, nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat inahabol kami. Nakapalibot sa amin ang mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari, sapagkat wala po kaming ganon, ay sila po may kagagawan nun. Ganito ka-evil ang kanila pong mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado, aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? Oh, at huwag ninyong pasamahin ang aming mga abogado para sumama sa inyo sa pagsisearch. Eh, kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Ano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng gera? Ano to, panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo, kayo-kayo lang. Pagkatapos, pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo, lawyer at saka barangay captain ang inihingi namin na magiging witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titingin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to open-ended eh. Kailangan meron sa CCC namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ang rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Igagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayong nagdadala ng batas, respetuhin ninyo, you are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo, titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa't gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then siguradong magpa-planting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then fair ang laban.
Hindi namin sila pakikialaman. Titingin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga witness na nando doon mula sa aming side. Kasi nandoon sila. Hindi na pwedeng gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness. Because they can do anything to implicate us, to plant false evidences and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya huwag ninyo kaming pigilan para pantay ang laban natin. Kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdi-deal ng drugs, hindi kami violenting tao, hindi kami terorista, mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP and PNDF, tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Eto namang gobyerno natin, eto ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Ha? Tiklop bibig. Hindi sinesearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa amin. Constitutional rights, whatever happen, happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Oh, hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil, unrighteous administration. I am telling you that. Saya, bantayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo mula kay Diosdado Macapagal. Mula po sa maliit pa ako kay Magsaysay, kay Carlos P. Garcia, kay Diosdado Macapagal, kay Marcos Senior, kay Cory Aquino, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos kay Gloria Macapagal, pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan. Nakasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggo pa ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari na ang mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own president
and First Lady and other members of the Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kin-criminalize kami. Biro niyo ginagawa niyo dangerous criminal organization ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa na niwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako nang dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas? Pagkatapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos, lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos, magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos, biglang-bigla, ililipat ninyo doon sa inyong bagong korporasyon. At pagkatapos, itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin niyong ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganun. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako, sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin, magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan ninyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyo yung korupsyon. Tingnan ninyo yung droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang drugists, inakusahang mga drug addicts, wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin araw-araw, durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakatayo, nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumaldumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Si Nebuchadnezzar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak, si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala ang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang magalamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Niminsan, hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo
hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's Wife Syndrome. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka lang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, nagtatago ako sa kakisariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang sa kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinosolicit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Cinco, wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi, sapagat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaaral, na wala pong bayat. Pagkatapos, ang kababayan nating nadipusta, kalamidad, walang tumutulong, kung may tumutulong man, politika, at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pa nga ako sa Amerikang yan. Nagdo-donate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian na hindi nakapag-aral ang mga bata. Bumili kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako'y binigyan ng ama ng isang sasakyang panghimpapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide nagawain, kasalanan ko ba yun? Kung ako binigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapuntang kong lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran? At pagkatapos itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko, ministro, at iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years ay magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko. Iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako! At ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos, para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakabatian ni Rizal nila Bonifacio. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko.
Ang mission ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yon. At ngayon, sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa naming araw, hindi kami nagmolestiyan ng ibang tao. Lumago ang bansang Karian. Ngayon, you are envying and jealousy. Gusto niyo kaming i-put down. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katuwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagse-sex orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga budo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod? Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Million-million ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito? Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan. Akala natin ay maasahan natin sila, mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako, lalantad na ako, hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body, kung hindi ko tatablan ng bala, o kaya tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun, handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta't ito
ay nasabi ko na sa social media, huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ipigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo, ibinigay ng ating mga heroes ang kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi ako papayag hanggang ako ay may buhay at hininga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handa naman ako pumunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako naririto. Pero natatakot mamatay? Hindi po. Sapagkat ako'y nasa kanya at siya'y nasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong mag-alay na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito lang, pagpalain tayo ng ating dakilang Ama, sa Kanya lahat ang kapurihan at ang kapasalamatan at ang kaharian magpakailanman ay mananaig dito sa ating bansa at sa buong sanlibutan. To God, our Jesus Christ, be the glory forever. Amen. Amen.